So ayan, unang-una, pagkakita ko pa lang nitong bagong Avenis 125, eh, naangasan na talaga ako kasi syempre, kakaiba siya. Muscular, sporty look, kumbaga. Oh ayan. Ang color variant ng nasa atin ngayon ay Pearl Mirage White. Sa harap, makikita mo yung medyo aggressive look at medyo futuristic na design ng fairings. Meron rin siyang panel gauge visor at integrated na rin ang kanyang signal lights. And for the headlight, LED na siya. Meron na rin siyang napakagandang fairings, bumabagay sa aerodynamic looks niya. At meron na rin division yung high beam and low beam niya. Wala masyadong space yung front fenders niya sa actual body niya, kaya mas lalo siyang naging maskuladong tignan. Sa side naman, lalo mong makikita yung sporty side look niya. Bumagay sa kanya yung combination ng smooth and edgy lines para sa aerodynamics design niya. Napaka-plain niya, except sa small decal sa harap na parang design ng Hayabusa. Ang lakas maka-premium looks ng Avenis branding sa side. Na metallic glossy black yung color at embossed na rin. Two-tone rin yung color ng seat cover nito, kaya formado na siya tignan. And solid din yung muffler design nito. At yan ang muscular sporty scooter ni Suzuki. Ito ay merong 125cc, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, 2 valves, air-cooled, and equipped with Suzuki Eco Performance. With max power output of 6.4 kW at 6,750 RPM, and max torque of 10 Nm at 5,500 RPM. The size of bore and stroke is 52.5 by 57.4 mm. According to Suzuki, it can generate 54 kilometers per liter. Check natin yung acceleration with my 68 kilogram weight. Pag-usapan naman natin ang braking system ni Avenis 125. In front, we have disc brake and in rear, drum brake. Meron rin itong featured na combined brake system. Meaning, kung magbe-brake ka ng rear brake or left lever, kasama yung front brake, this should be a big thing sa pagtigil ng motor. Especially sa biglaang pagpreno at biglaang pagtigil ng mga nasa harap mo. And better dependability sa paghinto ng motor. Bilis natin na napapatigil. Pag-usapan naman natin ang tires and suspension. In front, we have 1990 by 12 tubeless with telescopic fork. And sa likod naman, ang tire size ay 90 by 100 by 10 with swing arm suspension. Maraming nagtatanong about sa gulong neto na by 10 sa likod tapos 12 sa harap. So based on my experience, nakakatulong siya sa acceleration niya. And napaka-nimble niyan. Maganda rin yung by 10 na tire size niya dahil scooter siya. Nakakatulong rin siya sa upright position mo na nakaka-relax. Kahit mag-long ride ka, hindi mangangalay yung katawan mo, hindi sasakit yung katawan mo. Ginawa tong tire size na to dahil sa function, hindi sa forma. In terms of function, it serves its purpose. Makakarating ka sa point A to point B na hindi sumasakit ang inyong katawan. Pag-usapan naman natin yung features ng Avenis 125. Simulan natin sa headlight, LED na siya. And sa signal lights niya,
bulb pa rin siya. Tapos meron rin siyang panel gauge visor. Meron rin tayo ditong full digital panel. So pag-usapan naman natin tong panel gauge. So ayan, meron siyang napaka-importante para sa akin, time. Tapos dito yung fuel gauge indicator niya. Ayan, meron siyang 5 bars. Tapos meron rin siyang indicator dito ng temperature. Tapos syempre, dito yung kilometers per hour. Ayan, yung odometer. Tapos average kilometer per liter. O ayan, tignan natin. Trip A, trip B. Ayan. Tapos dito naman sa kabila. Ayan, meron siyang voltmeter. Maganda to para mamonitor mo yung voltahe ng baterya mo. Tapos ayan yung average kilometer per liter ng trip A mo. Ayan. So that's it dito. Tapos dito naman, ayan, turn signals left and right. Tapos meron rin siyang check engine dito. Kung nakikita nyo. Tapos high beam. Tsaka yung eco mode. Meron ring warning dito. Yung temperature check niya. Ang maganda rin dito, meron na siyang kill switch. So ayan, subukan natin. Pandarin natin. Ayan. Tapos kill switch natin. Ayan. Narinig nyo, namatay yung makina. And ito rin yung isang nagustuhan ko sa Avenis 125, yung mga packets niya dito. Tapos ito, meron siyang charging port dito. O meron na siyang ilaw para pag gagamitin mo, hindi ka na mangangapa. Tignan naman natin kung gaano kalawak yung packet. So ayan, kasyang-kasya yung iPhone 13 Pro Max natin. 1TB fully paid. O ayan, kasya. Kasya pa yung mga power bank siguro dito. Kung may power bank ka pa. Dito naman sa kabila, subukan natin kung kasya yung iPhone 13 Pro Max natin, fully paid, 1TB. Ayan, kasya siya. Pwede rin maglagay dito ng mga barya. And meron rin tayong utility hooks dito sa harap. And meron pa tayong isa dito. Ayan. Parang meron siyang carabiner lock para hindi tumalon or lumundag yung ilalagay mo dito. Ayan, may lock siya. For safety pa rin nung ilalagay mo dito, yung isasabit mo dito. Meron rin tayong gulay board dito na napakalawak. Pwedeng gamitin yung mga delivery riders tulad ng mga JNT, Grab, tsaka mga Food Panda. Seat capacity storage naman nito ay 21.8 liters. Ayan, napakalawak. Meron siyang lagayan ng tools tsaka mga papers dito. Half-face helmet natin. From Suzuki. So ayan, kasyang-kasya yung half-face helmet natin. So meron naman tayo ditong 5.2 liters na fuel tank capacity. And according to Suzuki, ang fuel consumption nito ay 54 kilometers per liter. So napakatipid nun. And meron rin tayo ditong grab bar na napaka-premium yung quality at napaka-stylish. And meron rin siyang kickstart para kung malulobat ka, pwede mo pa rin gamitin yung kickstart. And meron rin siyang side stand kill switch. Ayan, for safety. Ayan, mamatay yung makina. Hindi mo siya mai-start kung hindi naka-fold yung side stand mo. Ayan. So meron rin additional safety features. Itong brake lock niya. So ayan. Pag i-release mo naman, bigayin mo lang yung brake. Ayan. So automatic na matatanggal yung lock. So ito naman yung tail lights natin, brake lights, tapos signal lights. And meron rin tayo ditong additional lights dito para kitang-kita yung plate number natin. So ito naman yung signal lights sa harap. Yan, left and right. Mas gusto ko to para kitang-kita ka nung kasalubong mo. Maganda rin to, tong additional reflectorize dito sa side niya para sa safety mo rin pag galing sa left side or right side mo yung mga motor or sasakyan. Bigyan ko rin kayo ng comparison sa motor. And ako, 5'6 ako. So, very very Pinoy friendly siya. So, ayan. Tingnan nyo yung position ko. So, ayan. 5'6 ako.
So medyo kaharap yung upo ko para maging flat-footed ako. Pero kung aatras ako konti, medyo tiptoe naman. Pero kayang-kaya naman na i-maneuver to. So ganyan. Ito yung gulay board niya. So malawak talaga siya. So malawak yung pag-a-adjustan mo dito. Para hindi ka masyadong mangalay pag lalo na pag magra-rides ka ng malayo. So ayan, subukan rin natin yung pillion seat. Tawagan natin si Jansen. Ayan, subukan natin yung pillion seat niya. So height mo, Jansen? 5'10. Ayan, 5'10. Ayan yung position namin pag magra-rides kami ng kami-kami lang. Naglabing-labing kami doon sa pagod food. Ayan. Kamusta naman yung upuan sa likod? Yung pillion seat? Comfortable. Ayan, comfortable. Siyempre, premium quality kasi yung nagamit dito na upuan. So, ang ganda. Pag maglo-long ride kami, napaka-cute namin. And at the end of the day, ikaw pa rin naman yung makakapagsabi kung para sa'yo talaga yung motor na to. Ang pinakamaganda talaga pag bibili ka ng motor, matest drive mo muna para mas sigurado ka sa bibilin mong motor. Para sa akin, napakasulit nung SRP na 77,900 dahil sa mga features nito and syempre dahil Suzuki ito.